Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Filipino seafarers, ginakabig isa sa mga pinakamaayo sa bilog ng kalibutan kung trabaho sa barko ang istoryahan. Modern day heroes gani kung sila ang tawgon sa buong bangod sa iladako nga kontribusyon sa ekonomiya sang pungsod. Apang kun ang mga marino naman ang mabudlayan, mayara bala sila sang pwede dangpan? Ano nga ayuda ang ginahanda sang gobyerno para sa mga pungso, may nakahanda ba lang bulig ang aton gobyerno para sa mga marino nga nagakadulaan sang trabaho? Ining sabton sa aton bisita, si Regional Director Jose Venancio Vera Jr. sa Maritime Industry Authority Region 6. Sir, good morning. Good morning, Adrian. Good morning sa lahat ng ating viewers. Sir, today it's another special day sa inyong grupo sa mga maritime industry members natin in the Philippines. What's the significance of this day for you, sir? Next week, no, is a celebration of the National Maritime Week. It is a law, and this is not only celebrated in the Philippines. Mm. It is celebrated by the whole world. Sir Vero, more than ever, today is more significant because of the kind of situation that we are facing. We are amid in a global health pandemic. So, mas significant po ang araw na ito, ang okasyon na ito sa ating mga marino. Dito natin nakikita anong kahalagahan ng mga marino ng ating economy is dependent on the transport of goods, sir, at iba pa kahit passengers. Yes. At lahat ay kung wala ang mga Pilipinong marino, baka nahirapan na ang global community. As a matter of fact, tayo ang number one na supplier ng seafarers. Ang marina is at the forefront of integrating programs para sa maritime industry in the Philippines. Subong nga may arakit na pandemya, anong inyong papel sa mga seafarers agud maghatag, mangkita tabang sa mga nagakinahanglan? So, ang ginagawa ngayon ng marina because of this pandemic and because of the difficulty to travel, no, para ma-update or ma-renew yung mga papel nila, yung mga certificates na kailangan nila. Ang marina ay automatically, nagpalabas ng advisory, automatically in-extend lahat ng mga certificates, even the seaman's book, whether on board or ashore, ibig sabihin yung mga naka-uwi na hindi rin makaprocess, in-extend kaagad ng marina yan. Para naman, anytime pwede silang ma-deploy or while abroad, hindi sila ma-violation sa ating international conventions. Sir, ang aton mga seafarers, ang kabahin sang libo-libo ka mga overseas Filipino workers na ginakabing naton modern day heroes sang Pilipinas. Kamusta na sila sininga tiyempo kung sa din mataas kag mabaskog ang balod sang pangabuhi? Kamusta po yung mga seafarers natin amid this pandemic? It cannot be denied na lahat tayo ay nabiktuhan talaga dito sa pandemya. Ang kainaman lang dahil tayo ay paborito ng mga ship owners. Yung iba na nasa laut pa, I don't know if it is lucky or unlucky, kasi ang iba yan ay na-extend ang kontrata nila dahil wala pang papalit. Nakapag-extend yung at least may kita. Yung iba namang mga nandito na, yung mga manning agency naman ay mapabalik din sila kaagad. And the government is really helping na yung mga for deployment ay lahat ng papel nila ay maayos kaagad. Sir, anong hugot ng bawat marino sa buhay nila, why they decided to venture into waters, venture abroad, despite being you know, far from their families? Alam naman natin na mahirap din ang buhay sa Pilipinas. Mm-hmm. And there's a golden opportunity for Filipinos na pag nagsiman ka, kahit hindi ka kuan, official, marami kang trabaho ang makukuha. Tayo ang pinakapaborito, so may dollar yung kinikita, walang bawa sa tax, so that is advantage sa kanila yun. And not only that, of course, the opportunity to travel, kasi nandyan yan eh. Yung libre, makakapunta kasi ibang bansa. Sa sining industriya nga kalaklakinan ang nagadumala, what's the position of our women in the maritime industry? Dumarami na sila. May mga iba kapitan na, may iba mga chief engineer na. And this is also a project of IMO na ang project nila is Women in Maritime. Not only in the office but also on ship.
So lahat ngayon ay in-encourage. As a matter of fact, between a man and a woman na both qualified, the European market always preferred women. Sir, what do you think are the qualities of our Filipino seafarers, men or women alike, why we are considered as the number one fielder of workers in the maritime industry, not just in Asia, but in the entire world? Bakit po? Number one po ang Pilipinas. Kasi tayo ay hardworking. At ito sa kwento ng mga nakasalamuha ko mga seafarers from cargo ships to cruise ships. Sir, masami nga ginahambal. Basta ako ng seaman, manloloko. And anong dapat mangintikang agad makakas ang ininga imahe sa aton nga mga Filipino seafarers? Di ba may kasabihan noon na every port report? Okay. Kaya na-coin yung term sa seaman, si manloloko. Actually, it's more about love but not work. Sir, madamang yung salamat. Good morning, sir. Good morning, Adrian. Thank you. Madamog yung salamat, Director Vero, sa maihibalong yung paambit mo sa amon. Sigurado, madamo nga mga palamang kutanon sa aton mga puso nga seafarer ang nasabat subong aga.